Nilagay nga ako para hindi naman masyadong ngarag yung mukha ko. Tapos laging napapansin yung kilay ko, hindi pantay. So, ayun, yung kilay ko, gawa kasi yan ni Miss Bernadette. Pangalan na Bernadette Bennett? Barbara pala, Barbara Bennett. So, supposedly, after one month na ginawa yan, kapag nag-heal na, supposedly, dapat bumalik ako sa kanya. Pero hindi ako bumalik. So, kaya, kung hindi ko lalagyan ng makeup, magiging ganyan na hindi pantay. But right now, itry ko ngang lagyan. Dali lang ha. Ayan ako muna dito. Maglalagay ako ha. Maglalagay ako ng yung malaking TV ko. You know, yung malaking TV ko na 50 inches, hindi pa na ilalagay nandun sa likod ng ano. Nang ano, kasi nung lumipat nga kami, di ba? Nung lumipat nga kami, hindi na kami nakakuha ng ano ilalagay supposedly doon. Hindi na kami nakakuha ng maglalagay. So, nilagay ko na lang doon para hindi siya maano. Kasi pag biglang nasagi. Pag biglang nasagi, baka biglang bumagsak ay nilagay ko na doon. Plus, hindi naman namin kailangan manood talaga ng TV. Okay? Hindi naman talaga namin kailangan manood ng TV. Hindi ako nanonood ng TV. Binili ko lang yun noon dahil kay Papa Troy. So, brand new yun. 50 inches. Si Papa Troy naman, hindi naman kailangan manood na yan. Puro naman TikTok ang inaatupag niyan eh. Puro TikTok. Maglagay nga ako ng kilay. Naglit lang mga anak. Yung mga nagsasabi, hindi ko daw pwedeng tawagin kayong anak. May mga na-establish ako mga anak dito, hindi lahat ay anak, okay? Kaya pag sinasabi kong anak, exclusively para sa kanila yung, ano, parang general term na anak ang tawag ko sa kanila. Eh ngayon, kung ayaw nyong tanggapin na anak ang tawag ko sa inyo, dahil mas matanda kayo, okay lang. Hindi ko naman pinipilit na tawagin ko kayong anak eh. In general, sinageneralize ko lang kasi mostly yun man nandito, eh mga anak ko naman yan. Anakid nga dapat ang tawag ko. Mga anakid ko yan. Okay? Alright. So, maraming mga humihingi sa akin ng tulong. Katulad niyan yung sa TikTok ko din, sabi nila na instead daw na ipamigay ko yung 5,000 sa TikTok, pwede bang ipadala ko na lang daw sa kanila? Kasi wala na daw silang makain. Alam niyo may purpose kung bakit ako nagpapa-TikTok. O kaya, nung una TikTok, pero at the end, I decide na kung ano yung ginagawa ni yung ginawa ni Kolokoy, yung pambansang Kolokoy. Okay. So, ayun, yung reaction lang. Kasi I'm sure na mas madaling gawin yun eh. Kaysa yung gagawin yung TikTok mismo tapos sasabayan yung boses ko ganun. So, I thought, mas maganda yun. May message kasi akong gustong ipahayag. Kaya yun nga eh, di ba? Napakasimple yung message ko. May reason. Okay? So, ang daming nagsasabi, ibigay ko na lang. Alam nyo mga anak, madali lang naman ako ulit na magbigay eh. Kaso, I have done already my part. And as you know naman, kung tulong ka ng tulong, tapos wala namang nag-a-appreciate, so, para ano pa, di ba? I have done my part. Makita nyo sa YouTube, ang dami na ako natulungan, millions na rin yung na, ano ko, it has to be on my term. Hindi ako pwedeng i-challenge. Hindi ako pwedeng pagsabihan kong
kung kailan ako magbibigay, kung magkano ibibigay ko, hindi ako pwedeng ano, kasi that is on my own decision. Okay? So, ang decision ko para makatulong ako, oh, 'di ba nagpapa-contest ako, wala namang kumakasa. 'Di ba? Yung number one contestant ko inilagay ko, nakita ko lang sa YouTube, pero hindi siya ano kasi may mga criteria na dapat sundin. So obviously, hindi naman nasusunod kung ano yung gusto kong mangyari. So hanggang ganun lang, 'di ba? So ganun. Every time na ano na mag ano ko ilalive ko para at least mapatunayan ko sa inyo na kaya kong sabayan yung mga nagugutom, kaya kong hindi kakain. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, kaya kain ako ng kain at that time because I just wanted to prove everybody na oras na nag-decide na ako na hindi na ako kakain, at least I know na kahit papano, ha, it takes time bago ako pumayat. Pero nakikita ninyo, ang bilis kong nagbawas ng ano ng timbang, di ba? So, that means to say na hindi imposible na magbawas ng timbang at hindi rin imposible na hindi kakakain. Kaya ko. Nanghina nga lang ako, di ba? Nakapanghina ang hindi kakain. Natural. Wala pang 24 hours, hindi ako kumain. Pero, kahit papano, I am proving it and I'm doing it to you guys. Alright? Okay, so ganon, mamimisi ka. Ayun, ang daming humingi ng pera. Ang dami. Kaya nga sabi ko eh, kung pera lang, kaya ko magbigay. Meron naman akong pera. Kaso, ayun nga, nagbibigay ka na nga, hindi naman nila na-appreciate. So, I mean, giving is sacrificing as well. Hindi lang yung nagbibigay ka dyan, tapos sige, go ka lang ng go. I had sacrificed a lot before just to be able to give. Sinacrifice ko, kahit naubusan ako. Diba? Ganun kinagawa ko dati. But it was on my own term. Walang nagsabi at hindi rin ako nagpasikat. Kasi hindi naman pinagpiestahan o kaya ano. But I had put on YouTube para makita ng lahat na oras na ako ay binanatan, katulad nila na dadaan daw ako ng dada, wala naman daw akong naiambag. Well, nandun lahat. I got some proof. I had enough proof. So, I don't even have to prove anything anymore. Alright? So, I do my actions according to my will. I do my videos according to my will. I do my statements according to my will. Kung nagmumura ako, dahil ginawa nyo akong magmura. Alright? In every action that I do, it is always the cause and effect. It is always because somebody provoked me. Ganun din, di ba? Ang mga, katulad din ng Diyos, di ba? Ang Diyos, hindi kanya parurusahan kung hindi mo siya ginawan ng hindi maganda. Kung hindi mo siya pre-provoke or kung naging suwail ka, hindi mo sinunod kung ano yung kagustuhan niya, talagang parurusahan ka. Talagang gagawa rin siya ng paraan para ikaw ay maparusahan din. At talagang mumurahin ka rin niya sa pamamagitan din ng ibang tao. Diba? Do not judge, otherwise you will be judged. O, tama. Di-judge niyo ako. So ngayon, bakit hindi rin ako gagawa rin ng dahilan para ako'y mag-judge din, di ba? Ganun lang yon. Ngipin sa ngipin. Kaya, kung ano man yung mga nakikita ninyong na-reaction ng isang tao na katulad ko, because of what you had caused me, kayo rin ang gumawa ng dahilan.